Hello mga ka-SFT, today is Thursday, May 14. Nag-landfall na po ang Bagyong Ambo sa Eastern Samar. Tuloy-tuloy pa rin ang pag-ulan sa maraming bahagi ng bansa at posible ang baha at pagbuho ng lupa sa mga apektadong lugar ayon sa PAGASA. Ngayong araw, inaasahan ng mas malakas na pag-ulan sa Northern at Eastern Samar. Bago matapos ang enhanced community quarantine, muling naglabas ng bagong guidelines ang IATF, kung saan ang buong Pilipinas, pati ang mga nasa low-risk areas, kasama na sa general community quarantine. Pero ang Metro Manila, Laguna at Cebu City, isa sa ilalim pa rin sa modified enhanced community quarantine simula May 16. Ang mga OFW, balik trabaho na pagkatapos ng ECQ. Kasama dito ang mga land-based at sea-based overseas Filipino workers, pero hindi kasama ang mga health professionals na bahagi pa rin ng deployment ban ng POEA. Kailangan lang pumirma ng mga aalis na OFWs ng deklarasyon na alam nila ang mga panganib sa paglabas ng bansa. Aabot sa 2 milyong estudyante ang mapipilitang lumipat ngayong taon mula sa pribado papuntang pampublikong eskwelahan ayon sa Coordinating Council for Private Educational Associations of the Philippines. Dahil ito sa paghihigpit ng sinturon ng mga apektadong pamilya ngayong pandemic. Kung problema na noon ng dami ng mga estudyante sa pampublikong paaralan, paano pa kaya ngayon? Ito naman ang latest numbers ng COVID-19 sa Pilipinas. Ako po si Atom Araulio. Stand with us. Stand for truth.